Hi guys, welcome sa aking channel, Kusina ni Aten. At ito nga po ang aking first vlog. At ang lulutuin natin ngayon ay spicy adobo sa gata chicken feet. At ito nga po ang ating mga sahog. Chicken feet or paan ng manok. Meron din tayong oil. Bawang at sibuyas. Suka. Toyo. Asin at paminta. Sili. Gata ng nyog or coconut milk. At syempre, meron din tayong tubig. At simulan na nga po natin ang pagluluto. Ayan guys, nilagay ko na yung paan ng manok sa kawali. At syempre, lalagyan ko na siya ng tubig. Kasi iba-iba naman yung pagluluto, diba? Yan sa akin kasi, inuuna ko, nilalagyan ko muna siya ng tubig para mapalambot. Kasi pagka nilagay mo agad yung toyo niya at saka yung suka niya, matagal siyang lumambot eh. Kaya ako, yung ginagawa ko, yan, nilalagyan ko muna siya ng tubig at pakukuluan para ko siya napakuluan at mukha namang malambot na. Kaya naman ihulog na natin yung ibang sangkap. At ito nga po yung, wait lang. Ito nga po yung ating, yan, nalagay ko na yung bawang at sibuyas. And yun lang kasi, tapos paminta at yung asin. Toyo. Konti lang yung nilalagay ko kasi nga meron naman siyang gata. At saka suka. Yan. And then wait lang natin after mga 5 minutes para lang maluto lang yung sukat toyo. Ayan guys, sinalo ko lang siya ng konti para ma-absorb na ibang pa yung nilagay natin yung mga pampalasa. And then, wait tayo ng mga 5 minutes para malagay na natin yung gata. At yan guys, lagay na rin natin yung siri para maluto na din siya. Ayan. And pwede naman din siyang pampulutan. Ayun, masarap din siyang pampulutan, pang-ulam. Ayun, depende sa inyo kung anong gagawin mo. Pero masarap siya kapag inalubo sa gata. Mas nagiging creamy siya kapag may gata. Yung iba naman ayaw ng may gata. Pero sa akin kasi mas okay, lalo na't kumaanghang. Mas okay siya. Kaya try niya. Ayun, wait lang natin siyang... Wait lang natin siyang kumulo na kumulo hanggang kumunti yung sabaw. Ilagay na natin yung gata ng nyog. Ayan guys, pwede na natin ilagay yung gata ng nyog para mas maluto siya ng maigi. Ayan guys, ayan tip lang ah, kasi di ba minsan kapag nagagata tayo tapos nagkakaroon ng buo-buo. Ayan. Kapag nilagay niyo niya once yung gata, huwag niyo siyang tatakpan. Kasi pag tinakpan niyo siya, nandiyan yung ano, yung magbubuo yung gata. Ayan. Hayaan niyo lang siyang ganyan hanggang sa matuyuan. Kasi kapag tinakpan niyo yan, mapapansin niyo yung gata niya is magbubuo-buo. Ayan, parang hindi na siya ano, parang hindi na siya magandang tignan. Pero kapag hinayaan niyo lang siya ng ganyan, pakuluan niyo siya hanggang sa maluto at hanggang... Yung gusto niyo ano, yung gusto niyo kung may konting sabaw or yung talagang yung tuyo. Ayun, kayo bahala diyan. Sa akin kasi gusto ko yung medyo may sabaw para mas masarap siya. Ayun guys, wait lang natin hanggang ayun, hanggang umano, hanggang maluto yung gata at saka medyo matuyo ng konti para mas masarap siya. Ayun, tuyo na yung ating spicy adobo sa gata chicken feet. At ang gagawin na lang natin dyan, ang last na gagawin natin dyan, ay lagyan natin ng konting oil. Konti lang. Yan. Para medyo, ano lang siya. Para mas maging... Para hindi siya mukhang matuyuan. Ayan na guys, okay na. Okay na ang ating chicken. Okay na ang ating spicy adobo sa gata chicken feet.
Ayan na guys ang ating lutong spicy adobo sa gata chicken.